Ayan. Ito. No? Thank you kay nako kaibigan ko ito si Joshua Corpus Blood. Thank you Joshua partner, kamusta ka na? Ingat-ingat lang. O siya yung nakakuha nito, ang ganda ng kuha niya oh. Yung rally ng mga Marcos supporters. Ayan oh, yan po yan. Rally ng mga Marcos supporters. O yan, mas marami pa kaysa sa rally ng anti-Marcos. Ito pong rally na namumulang yan, rally ng mga pro-Marcos. Rally na nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Marcos at sa ating administrasyon. Oy, salamat ha, si Joshua Corpus Vlog, isa ho sa mga masipag na vlogger ito at tumutulong sa ating bayan at sa ating Pangulo. Ayan o, siya ay nakakuha niyan. Ang ganda, di ba? Yan po yung totoo. Nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa. Ayan, ha? Mabuhay. Thank you. Picture lang po yan. Hindi ko napapakita yung video. Galing kay Joshua. Salamat, partner. Sana kita-kita ulit tayo. Matagal tayo hindi nagkikita. Pero anyway, alam ko nakakabalitaan. Ingat, kakabalitaan tayo. Ingat lang. Pinakikita ko po yon dahil kung yung magugunita, halos dalawang taon na nagrarally yung kampo ng mga Kibuloy at Duterte Group. Pero hindi sila makabuo ng ganyang karaming tao. Minsan nga, nag-i-speech pa yung mga speaker nila, nag-uwi na, pagod na. Ay kasi yung kanilang layunin, nung anti-Marcos, pabagsakin si Pangulong Marcos. Dahil sa interest nilang paupuin yung kailang gusto maging Pangulo na ngayon ay Vice President. Nahirap na hirap magpaliwanag tungkol sa perang ginagastos niya nung mga nakaraan taon. So ngayon, dahan-dahan na nagpapakita ang pwersa ng pro-Marcos, Marcos loyalists, Marcos supporters, inisal pa lang yan, na ipinakikita nila, solid pa rin ang pagmamahal. Tulungan natin ang ating administrasyon, ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat para sa kabutihan ng ating bansa. Yan po ang totoo. Kaya alam ko dito sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging OFW at mga Pilipino sa abroad, marami po, majority pa rin at dapat lang ang sumusuporta sa ating administrasyon. Mabuhay po kayo. Ha? Okay? Samantala, inikomment po sa isyong yan. Pangalawa na ating pag-usapan. Naku, ito ho yung hindi man maiwasan ho na talagang mapanganib ang kailang sitwasyon. Pero ang akin pong analysis, opinion dito ho sa pangamba ng kampo nitong mga involved may kinalaman sa Pogo ay ang kanilang kalaban na ngayon ay yung mga kanilang kapartner, yung kanilang mga big boss. Ang tinutukoy ko po na ngayon natatakot, kaya dadahan-dahan lang ang kailang papapahayag, pero naniniwala ako, isisiwalat nila ang lahat ng kanilang nalalaman. Itong grupo ni Alice, Sheila, Wesley, Goo, yung tatlong magkakapatid. Plus, Cassandra, Ong, at saka si Ronaldin ba yun? Baterna. Marami pong nalalaman yan. Si Wesley gusto na mag-surrender. Sana mag-surrender na. Wala na rin siyang pupuntahan eh. Pero itong magkapatid na Alice at Sheila Goo, maraming alam ito. Kaya po ngayon, ang namomoblema na, hindi ang gobyerno. Ang namomoblema ngayon, mga big boss, mga nakinabang ng malaki na sa likod ng operasyon ng illegal na Pogo dito sa ating bansa. Illegal dahil kakaunti ang legal, mas marami ang illegal. Mahigit na 300 yatang company ang illegal. Kaya yan na ngayon ang kalaban. Hindi kalaban ni Nagoo, Ong at Baterna ang gobyerno kung makikipag-coordinate sila. Kung magsasabi sila ng totoo, bibigyan sila ng proteksyon ng pamahalaan. Dahil yan po ang purpose ng gobyerno. Investigation at ang magsasabi ng totoo at magiging testigo laban sa mga sindikato o taong nasa likod ng illegal, puproteksyonan yan ng gobyerno. Kaya nga meron tayong witness protection program at lahat to gagawin ng pamahalaan para proteksyonan ang magsasabi ng totoo at magiging testigo. At dahil dyan, kaya po ang aking opinion, ang kalaban na at kinatatakutan ng grupong ito ng mga Goo, Ong at Baterna, hindi ang gobyerno. Yung kanilang mga amo, yung mga big boss na Pilipino or Chinese national na may mga kasong kriminal dyan po sa China. Yan na po ang sitwasyon. Kaya alam po ninyo, kaya ko binabanggit ito, alam na ito ng PNP, ng NBI, ng Immigration at ng PAO, Presidential Anti-Organized Commission. Alam na ito ng Office of the President.
naaabot sa ganitong sitwasyon. Kaya pinaghandaan na ng PNP at ng DILG at ng Department of Justice ang sapat na proteksyon sa mga ito. Basta magsabi lang ng totoo. Pero dahan-dahan na po, kung yung mapapansin, Sela Goo, hindi niya sinabi yung dalawang cabinet secretary, pero sinulat niya sa papel. Nakakalungkot lang, hindi inilabas ng mga senador kung sino yung sinulat. Pero sabi ni Senador Villanueva, bingo. Ibig sabihin, may idea rin sila kung sino yung dalawang cabinet secretary na pinangalanan na, pero hindi pa ini-expose ngayon. So yan na po. Mga dating opisyal ng gobyerno at mga involved sa POGO, yung mga big boss, ang kinatatakutan ng grupo ni Goo. Kaya dapat proteksyonan. Ako, sang-ayon din ako na bigyan sila ng proteksyon kasi mapanganib ang buhay nila. Kasi pagka sila'y nawala, mawawala ang testigo. Pag nawala sila, makakawala rin ang mga big boss na mga dating opisyal ng gobyerno o kung sino man nasangkot dun sa mula mag-operate ng illegal na POGO, illegal drugs, at extrajudicial killing. Huwag nating kalimutan, yung extrajudicial killing, hindi po nawawala dyan dahil maraming namatay sa POGO, maraming tinorture. At marami ring illegal drugs, 6.8 billion drugs sa Pampanga ang na-recover ng mga otoridad. Kaya nga ang sapantahan ng gobyerno, illegal drugs, human right violation, extrajudicial killing, at illegal POGOs, iisang grupo yan. Kaya nga mapanganib ang kalagayan nito mga ito. Pero huwag kayong mag-alala, bibigyan ito ng proteksyon. Basta magsabi sila ng totoo. Yan ang assurance na bibigay ng Senado, ng Kongreso, ng DOJ, at ng DILJ. Basta magsalita itong group, magkakapatid na Goo, Ong at Baterna, meron silang proteksyon at pwedeng makilala at makasuhan ang mga big boss. Kung sino-sino yan, abangan natin. Dahan-dahan lalabas yan. Magkakaroon na po ng series investigation in aid of legislation ang committee sa Senado at saka yung quad committee sa Kongreso. Ini-schedule na po kung sino mauna, pero palagay ko mauna. Alam ko, ngayong araw na ito, ito na nga po, asalang na ito si Goo, si Alice, tapos Kongreso, tapos tuloy-tuloy na po yan. So yan po. Okay? Sa tingin ko po, tama lang, nabigyan sila ng proteksyon dahil marami silang pwedeng sabihin at pakinabangan ng mga otoridad para sa pagpapail ng mga kasong kriminal, administratibo at iba pa laban sa mga nasasangkot dito. Any comment, reaction, malaya po kayo dito sa dalawang topic natin. Una, yung mga Marcos loyalist supporters nagpakita na initially ng kanilang persa na nakita ko mas malaki pa yung rally nila kaysa dun sa halos dalawang taon ang nagrally na anti-Marcos. So, sulit pa rin ang Marcos supporters loyalist at nagmamahal sa ating Pangulo. Maganda yan. Pangalawa, ito na nga po, mga big boss ng illegal activities sa ating bansa ng nakaraang gobyerno ang kalaban, kinatatakutan ng grupo nitong mga testigo na ngayon at haharap sa investigasyon. Basta makipag-coordinate, may liwanag ang bukas. Ayan. Please like, subscribe, at saka po, siyempre, mag-follow po kayo sa ating mga ginagawa dito. Yung pagla-like po ng video, malaking tulong po sa akin. Tulungan po niyo ako. Binabantayan natin ang mga nangyayari. Independent po ang channel na ito at ating sinasabi ang lahat ng mga pwedeng mangyari, nangyayari, at ating mga inaabangan pa.